Hello mga bossing, welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga nagnanais na tuloy-tuloy ang pasok ng swerte, puro kasaganahan na lang po mapapasa inyo. Marami po tayong mga iba't ibang mga pamamaraan upang sa ganoon swertein po tayo sa ating pong buhay. At kagaya nitong aking share sa inyo, ito po isa sa mga very powerful na napakaswerte, basta't kailangan lamang ay may lubos kang paniniwala. At napakasimple lang nitong aking ituturong ito. Pero kailangan po dito mga bossing ko ay talagang parang masaya ka na hindi mo mawari na parang gustong-gusto nyo itong gawin. Yan, kayo po ay gumawa na dahil sinasabi ng inyong kalooban na maaaring dito po kayo suswertihin. Pero kung ang dating po sa inyo, parang hindi ka naniniwala, may aninlangan ka, may toyo ka, huwag mo itong gagawin mga bossing. Kasi maaaring senyalis na yan, pinapahiwatig sa inyo ng inyong kalooban na hindi kayo dito suswertihin. Kaya kailangan yung gusto nyo po talaga mga bossing, kaya tandisin ang inyong pong kalooban. Kung kayo pinaniniwala sa mga pamamaraan, ngayong araw na ito ay Biyernes, mainam na gumawa tayo ng mga pampaswerte para tuloy-tuloy ang pasok sa atin ng swerte, subukan niyo po ito. Kaya ang video ito ay para po sa inyo. Para po tayo swertein sa ating pong buhay. At itong aking share sa inyo ay isa sa mga paborito ko rin na pampaswerte mga bossing. Lalo-lalo na ang aroma nito mga bossing ko. Ano po ba ito mga bossing? Ito po mga bossing ko ang kapangyarihan ng asukal. Ayan, napaisip po kayo. Ano yung aroma? Hindi naman ganun kabanguhan po yan. Pero kapag nasusunog na ang asukal, mabango ang amoy po niyan. Para sa akin, kasi mahilig ako sa mga ganyan, mga sunog. Ayan, ngayon po mga bossing, kung kayo po ay mahilig din, asya ay parehas po tayo. Pero kung ayaw nyo ng ganon, asya ay hindi rin po tayo parehas. Ngayon po mga bossing, masarap po ang amuyin kapag po ang asukal ay nasusunog. Ngayon po mga bossing, ganito po nyo pong gawin. Kumuha po kayo ng isang malinis na papel. Sa papel na ito, isusulat nyo dito ang lahat ng mga pangarap po ninyo sa inyo pong buhay mga bossing. At pagkatapos po nito, walang gamit na sana, direct to the point. Halimbawa ay ganito. Magkaroon ako ng negosyo na dito na ako yayaman. Magkaroon ako ng sarili kong bahay. Magkaroon ako ng sarili kong sasakyan. Kasi yun ang mga importante. Dinedirect to the point lang natin ang lahat ng nais po natin. Baka sabihin nyo, ay grabe naman, ganyan-ganyan ang mga wishes. Ganun po talaga mga bossing. Itong mga wishes lamang na binubukan natin sa ating pong bibig. Kasi hindi natin masabi ang bukas. Malay nyo, maganap po yan mga bossing. Pero syempre, hindi natin iaasahan po yan. Basta kung ano ang dumating, ipagpasalamat. Ngayon po mga bossing, pagtapos na po kayo i-wish lahat-lahat sa papel ang lahat ng inyong mga pangarap, lagyan nyo ito ng pirma. Kailangan ng pirma, ipataas ang pinakadulo para tagumpay sa buhay. Ngayon po mga bossing, ang ibig sabihin ng pirma, tutupad ka sa lahat ng mga pinangarap po ninyo. Mga wishes nyo po dyan. Tapos, kumuha ka ng isang kutsara na asukal. Ang asukal natin, kahit pula, kahit yung brown po yan, porque yung puti, yung mga local-local lamang, mga mumurahin na asukal lamang, okay na po yan. Maglagay kayong ganyan, isang kutsara. Tapos, pahabain nyo po ito. Pagtapos, itupiin nyo yung pinakadulo dahil maaaring humuho ang asukal. Kumuha ka ng kandila. Kailangan nasa pinasilangan. Kaya makumuha na kayo ng kandila. May sindi yung kandila. Tapos, sindihan nyo po ito. Tapos, habang ito yung nagsisindi, paulit-ulit mong binubukas sa inyong pong bibig ang lahat ng mga pangarap po ninyo sa inyong pong buhay. Sabi nyo, kiniklaim ko nyo na ang swerte, kayo magtatagumpay sa buhay, lahat ng mga pangarap nyo ang matutupad sa pamamagitan ng pampaswerte ito. Pero syempre mga bossing, sipag at syaga ang mga kailangan po natin, lalo-lalo na ang nais po natin ay pera. Kasi yung mga nabanggit ko, may involve lahat po yan na pera. Kagaya na, magkaroon ng negosyo. Hindi ka magkakaroon ng negosyo kung wala kang pera. Ngayon po mga bossing, kaya payo lamang, huwag kayong sisimula ng negosyo kung kayo po ay mangungutang lamang. Naranasan ko po yan mga bossing. Mahirap po ang mga ganyan sitwasyon. Ganon din po mga bossing, paano ko makabili ng bahay kung wala tayong pera? Kung kayo po ay dumadaan sa mga pagsubok, ay ditiis-tiis po muna mga bossing. Kayo po muna ay upa-upa po muna mga bossing. Pero soon, lagi nyo sasabihin, magkakaroon ako ng mansyon, magkakaroon ako ng lahat aking mga pinapangarap. Sabihin nyo po yan, lagi-lagi mga bossing, matutupad po yan. Pero, isikreto nyo na lang. Kasi ang masakla po kasi mga bossing, pangarap pa lamang, hindi pa natutupad. Marami na nainggit sa inyo, marami nang kumontra.
Kaya isarili nyo na lamang po yung mga bossing. Kasi alam nyo naman po sa mga panahon po ngayon. Kaya po kayo po'y naniniwala sa mga ganyang mga pamamaraan. Lumarga po kayo, subukan nyo po ito. Tapos i-claim nyo na ang swerte. Sabi nyo, magtatagumpay ako. Magtatagumpay po kayo dyan mga bossing. Tiwala lamang. Kaya po mga bossing, salamat po.